3 on 2 shoot. A huevo with a steal. Calvin will slam it. Hey mga bros and mga brods, ay may reports nga po tayo no, dito po sa Magnolia Hotshots. Kasi nga po marami ang nagsasabi na ito pong si Greg ay on the way na sa Magnolia Hotshots. Pero ito mga brods, ayon po sa mga reports natin ay James Laput nga po ang pinakamalapit at malaki ang tsansa na mapunta sa Magnolia Hotshots. Compare mo kay Greg Slaughter. Bakit nga mga kabrods? Kasi nga itong si Laput ay mas mababa naman kasi ang value nito kumpara mo kay Greg Sila. Ito pong si James Laput mga kabrods ay matangkad din na 6'10" big man ito ng Terra Firma Jeep. Kaso nga lang yung numero nito last season ay hindi naman ganun kagandahan kasi nga mga kabrods rookie pa lang ito at nangangapapa dito po sa ating liga na PBA. So mga brods, ito pong hot shots ay alam natin na marami na itong dinedevelop na big man talaga at napatunayan na yan mga brods ng hot shots kung sino-sino na nga yung mga big man na talagang na-develop nila dun po sa history ng Pure Foods franchise. Kasama na nga lang dyan sina Sakuragi at ito naman ngayon na nagpapasiklab ngayon na ito pong si Ian Sanggalang kung saan ito rin ay napa-improve ng hot shots. At yan nga ang gusto nilang gawin dito mga kabrods dito po kay James Laput mga kabrods ha. Basbata ito pong si Laput, mas malaki at maganda itong ma-develop mga kabrods ng hot shots, lalo na't ito pong si Laput ay isang lehitimong sentro kung saan yan talaga ang gusto dito ng Magnolia Hotshots. Pero syempre mga brods, itong Hotshots syempre gusto rin nila kasi yung mga lehitimong big man na matataas ang value katulad nga ni Greg's daughter. Pero mga brods, ito po kasing Northport at Magnolia Hotshots ay ayon po sa mga reports natin ay nahihirapan nga sila mag-ipag-negotiate sa isa't isa kasi nga mga brods hindi nga nagbugustuhan ng Northport yung mga gusto dito ng hot shots. At yun nga mga brods, syempre ito pong Northport na napakaraming trades na ang nangyari dito kaya nga syempre na-alarma na rin ang PBA fans kung bakit ito pong Northport ay talagang dito na pumipitas lahat ng SMC teams dito po sa mga players nila ngayon. So mga brods ha, siyempre sa part din ng Batang Pier, siyempre mas nakakahiya rin naman kung ibigay pa nila ito pong si Greg Slaughter kung saan yan talaga ang gumagawa ngayon sa Batang Pier. Lalo na't ngayong season 46, talagang si Greg ang gumawa talaga sa Batang Pier. Kasi nga mga abroad sa ito pong hot shots ngayon ay gusto rin talaga ang Greg Slaughter kaso nga ito po ay mas malapit na ito pong si James Laput kung saan pwede nila itong makuha kaagad. So hindi naman ganun kataasan yung value ni Laput. So pwede itong mabigyan ng Magnolia Hotshots na mga iilang players nito from the bench at kasama na rin yung mga round picks nito ng Hotshots at pwede talaga nilang makuha ito pong si James Laput. So ikaw mga brods, syempre sa lahat po ng mga Magnolia fans dyan, ay sa tingin nyo po ba James Laput ba ay sapat na dito sa Magnolia Hotshots? Pero kung ako ang Magnolia Hotshots mga brods, syempre ipupush pa rin natin yan kung gusto rin talaga nila ng isang Greg Slaughter. So walang naman talagang pipigil sa Hotshots kung ano talaga yung gusto nila. So mga brods ha, pero James Laput ang 6'10 ng Terra Firma Jeep, sa tingin nyo po ba mga brods bagay na ito sa Magnolia Hotshots? O gusto nyo mga brods ang isa pang 7-footer na Greg Slaughter ng Northport Batang Pier? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga kabrods sa tiisa. Isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang karoon nga po kasi ng mga meeting na dito po sa SMC Management at isa nga po sa mga pinag-iisipan nila ay ma-trade na ito pong si Christian Stone Hardinger kasi nga mga kabrods, ito pong si C-Stand. Ay kung mapapansin nyo nung pagdating nito sa Barangay Ginebra San Miguel ay hindi nga po ito gumawa agad at pangit nga po yung start niya sa Ginebra kasi nga mga kabrods ayon sa reports natin ay may mga nakakaalitan nga ito pong si C-Stand sa Ginebra at sinabi na rin niya sa mga interviews niya na hindi nga daw siya masyadong na-welcome ng mga players ng Ginebra kaya nga ito mga kabrods ay medyo pangit ito. Pagdating nga sa chemistry ng Barangay Ginebra San Miguel kung may kaalitan ka na player sa iyong kupunan kaya ito pong Ginebra ay pinag-iisipan nila kung gusto nilang i-trade
Ito pong si Stan Hardinger at isa rin sa rason mga kabrods kung possible bang ma-trade ito pong si Stan. Kasi nga ang rason dyan mga kabrods ay hirap ito sa sistema ni Coach Tim Cone at sinabi na rin yan ni Boss Al Francis Chua na medyo mahihirapan nga pagdating nga sa adjustments ito pong si Stan lalo na triangle offense ang mga coaching plays na ito ni Coach Tim at iba naman kasi ang play ni Coach Tim kaysa kay Pido Harencio. So mga broads, ito nga si Stan ay kung makikita nyo sa mga numbers naman niya ngayong season ay talagang okay naman mga broads, okay yan. Pero yun nga mga broads, hindi nga sapat yung numbers kung mahihirapan sa play. Ito pong si Stan lalo na't panalo kasi ang gusto ng Hinebra hindi talo mga kabroads. So sayang lang yung mga puntusan nito ni si Stan kung palaging talo rin ang Hinebra dito. So ito nga mga broads ay ayon sa reports natin, ito pong Hinebra ay baka nga gusto nilang itong i-trade ito pong si Stan dito po sa Meralco Bolts at pinag-iisipan na yan mga broads ng Hinebra kasi nga ito pong si Raymond Almazan mga kabroads ay nasabi na rin ito ni Raymond na dati pa lang gusto na niya talaga maglaro sa Hinebra kaya nga ito pong Hinebra ay baka nga kunin ito pong si Raymond Almazan mga kabroads. Kasi nga ayon sa reports natin yung gagawing triangle offense na bagong plays na ito ni Coach Tim ay pasok nga sa sistema na sa mga laruan nito ni Raymond Almazan. Kasi nga mga kabrods kung mapapansin mo ang laro ni Raymond Almazan ay flexible na center ito mga kabrods which is stretch big man yan kasi nga kaya nito sa labas at pumukol sa 3 at kaya rin maglaro sa ilalim lalo na't mahaba ang wingspan nito. So compare mo siya kay Sisten mga pros, itong si Sisten kasi ay puro ilalim lang at minsan perimeter, minsan naman hindi na gagawa ni Sisten yung mga plays na ito ni Coach Tim. At alam ni Coach Tim na matalinong player itong si Almazan mga kabrods kaya nga if you fit daw ito sa Hinebra mga kabrods kung sakali mang i-approve nila yung pag-trade dito kay Christian Stan Hardinger. So mga broads ay ayon sa reports natin, one-on-one trade ito mga broads. Kasi nga kung one-on-one trade ito mga broads, medyo lugi ang Hinebra dito. Kaya nga ayon sa reports natin ay humihingi nga ng mga future picks ito pong Hinebra San Miguel. Kasi nga kapag ikumpara mo yung mga numbers na ginawa nito ni Almazan at ni Sistend, eh malayong mas malaki ang mga numero na naiambag nito po ni Stan Hardinger ngayong season compare kay Almazan. Pero ikaw mga prods, sa lahat po ng mga Hinebra fans, sa tingin nyo po ba ay bagay ba? Ito po si Rock and Roll dito po sa Barangay Hinebra San Miguel lalo na dun sa bagong sistemang gagawin ni Coach Tim Cone. So mga prods, magaling din naman ito po si Almazan ha. E kaya nga nakapasok sa semis ang Meralco dahil din sa kanya. So komento mo lang ang opinion mo dyan mga prods at isa-isahin natin yan. So salamat po sa panonood mga prods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt.